matagal na itong muli tayong huling nag-uusap na wala ka na. Ano? Pero alam mo, masaya ako na meron tayong ganito klase ng teknolohiya ngayon. At least, nakakausap tayo, di ba? Mm-hmm. Ako nga rin natutuwa eh. Kamusta ka naman ngayon? Yung family mo ngayong pandemic and yung online school. Okay ka naman ba? Alam mo, salamat sa pagtatanong ako kasi sobrang galang na nagtatanong sa akin yun ngayon eh. Pero ako, okay naman ako. Ay, family ko okay lang din naman. Pagdating naman sa online schooling, medyo kumakaraang linggo, marag ako sa deadline. Pero alam mo, ngayon, sana lang naman yung kailangan kong gawin. Kaya medyo nakakapag-adjust-adjust naman. Wow, masaya naman ako para sa'yo. And natutuwa ako na okay naman kayo ng family mo, okay ka naman. And maluwag-luwag naman yung schedule mo ngayong online class. Pero may tanong ko lang, sa sukat ang 1 hanggang 10, gaano kaya kaganap yung buhay mo ngayon at bakit? 1 hanggang 10, siguro ano? Siguro nasa 6. Kadahilan ng hindi kasi namin nagawa yung mga plano namin para ngayon taon, hindi dahil nga nagkaroon ng pandemic. Yun, 6. Ano kaya ang kailangan mo para maging 10? Para maging 10, syempre, ayun, babalik na rin lang natin. Malamang siguro kung matatapos na itong pandemic na ito, tapos magagawa namin lahat ng pinlano namin, malamang magiging 10 yun kasi parang makapulitin ko ng pinigay, di ba? Yun. Agree naman ako dyan. Pero kung ang Diyos ay mas magiging bahagi pa ng buhay mo, tataas kaya ito o bababa? Siyempre, Diyos yun. Siyempre, tataas yun. Wow, natutuwa naman ako na marinig yan sa'yo. Alam mo ba na sinasabi ng Biblia, dumating ako upang magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. May babahagi ako sa'yo ng mga personal kong nangyari ngayong pandemic. Alam mo ba dumating ang isang punto ng aking buhay na kung saan ang tala ko sa aking buhay ay 6 o medyo mas mataas na kante. Iyon ay kapag ang buhay ay mabuti, lalo na kapag meron akong higit na sapat na pera para kasusin sa mga bagay na gusto ko. Ngunit may mga pangarap din na sandali na masasabi ko mga 4. Or minsan nga mas mababa pa sa 4. Iyon ay kapag nakakahalap ako sa mga problema tulad ngayong COVID-19. Mula na magsimula itong lockdown na to, halos mawalan ako ng pag-asa. Kahit hindi ako nahawaan na itong nakahawang virus na to, pero yung isipan ko naman ay punong-puno ng mga negatibong kaisipan na nagdulot ng takot tungkol din sa kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Natuwa ako bago dumating yung pandemic nito, may nagbahagi sa akin ng magandang balita at dahil doon, tinanggap ko ang regalo ng buhay na walang hanggan. Ngayon na meron na akong buhay na walang hanggan, kahit anong hamon ang dumating sa buhay ko ay hindi ako matatakot ano man ang hinahanap na ng hinaharap. Ang pinakamagandang bagay sa lahat ay ang may kasiguraduhan ako na kung ano man ang mangyaring trahedya sa akin ngayon o anumang oras, ay sigurado ako na makakasama ko ang aking Diyos sa lagi. Maaari ba ako magtanong sa iyo, Maisie?